Isa na namang malupit at rakrakang banda ang pag-uusapan natin. Yan ay walang iba kundi ang Slapshack na itinuturing na isa sa pinakabigating OPM band na sumikat dito sa Pilipinas mula pa noong dekada 90. Ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay ang Agent Orange, Evil Clown, Carino Brutal, at marami pang iba. Kaya sa video na ito ay ikikwento ko sa inyo kung paano sila nabuo, ano ang kanilang mga pinagdaanan bago nila mapasok ang mainstream, at paano nagwakas ang kanilang banda. Bago tayo magsimula, ay shoutout sa ating mga tropa na sina Rudel Cardona Obligado, Randy Mercado, Danilo Salgado, Kevin Corpus ng Cebu, at Audio Skip Vocalist na si Briel Rama ng Santo Tomas, Davao del Norte. Let's go! Bago mabuo ang Slapshack, ang bawat miyembro nito ay may kanya-kanyang grupo. Si Lina Dela ay kasama ng bandang Agaw Agimat, at si Lian Ansing ay nasa bandang Machine Gun Poetry. Pero naging magkakilala ang dalawang ito dahil pareho silang mag-aaral sa UP Diliman, na kung saan ay miyembro sila ng organisasyon na League of Filipino Student. Samantalang sina Jerry Basco at Chi Ibora naman ay nagkasama dahil sa kanilang school band at nagko-cover ng mga sikat na kanta. Ang Club Dread ay ang naging kanilang pangalawang tahanan, na sa kalaunay ito na rin ang naging daan kaya silang lahat ay nagkakilala. At sa tuwing may nagko-concert ng tugtugan ay rakrakan, ay madalas silang nakikita-kita sa isang event. Dito na rin nila nalaman na isa lang pala ang kanilang musika na kinahihiligan. Kaya naman bukod sa kanilang kinabibilangang banda, ay gusto nilang magbukas ng bagong kabanata o partikular na tugtugan. Kaya nung magkaroon ng UP Fair, ay nagdesisyon ng mga ito na magsama-sama para makabuo ng isang project band para makatugtog sa nasabing event. Dahil ayon sa kanila ay masarap daw tumugtog doon. At ang kanilang unang lineup, si Jerry Basco at si Lian Ansing sa gitara, si Lina Dela sa bass, at si Chi Ibora sa drums. Nakasama din nila si Reynold Munsayak para kanilang maging bokalista, at dito nabuo ang bandang Slapshack. Pero ayon sa kanila ay binuulang nila ang grupong ito para lang sa nasabing event. At noong mga panahon na yon ay kakauwi lang dito sa Pilipinas ng pinsan ni Jerry Basco na si Jamer Garcia upang magbakasyon. Bukalista kasi ito ng isang banda sa US na tinawag na Bruce Lee's Curse. Pero habang nandito si Jamer sa bansa ay binuo nito ang bandang Kung Fu Fly, na kung saan ay siya ang nagigitara at ang kanyang pinsan naman na si Jerry Basco ang bukalista. At noong mga oras ding iyon ay binubuo naman o sumasailalim sa masusing pag-iensayo ang Slapshack. Subalit umalis din naman kaagad ang kanilang frontman na si Reynold Munsayak dahil sa pagkakaiba nila ng hilig ng estilo ng musika. At ang isa pang dahilan ay kailangan itong unahin ang kanyang pag-aaral ng abugasya. Kaya naman sa pag-alis nito ay si Jerry Basco ang pumalit bilang kanilang bokalista. Kaya naman isinama niya sa grupo ang kanyang pinsan na si Jamer Garcia upang gawing gitarista. Si Jamer muna yung gitarista siya, tapos si Jerry siya yung vocals. Pero isinuggest ng buong banda na mag-jamming sila sa isang studio at si Jamer ang subukan bilang vocalista. At si Jerry Basco naman ay sa gitara at backup vocals. Pagkatapos nito ay maganda ang naging kinalabasan dahil nakabuo kaagad sila ng dalawang kanta. Kaya naman kinausap nila si Jamer na kung pwede ay siya na ang maging frontman ng grupo. Pero dahil ang tugtugan ng Slapshack noon ay medyo funky, different music noon, parang medyo funky, medyo Red Hot, o parang tugtugan ng Red Hot Chili Pepper, kaya nagbigay ng kondisyon si Jamer. Agreed, but you know, change everything up. Napapayag lamang siya kung papalitan ng grupo ang kanilang estilo ng musika papunta sa mas mabigat na tugtugan. Noong kasi mga panahon na yon sa dating banda ni Jamer ay new metal na talaga ang kanilang tugtugan, katulad ng musika ng Korn, Limp Bizkit at Slipknot. Kaagad namang sumang-ayon dito ang buong banda. Kaya noong February 14, 1997 ay idinaos ang kanilang kauna-unahang gig na magkakasama sa UP Fair. At dito isinilang kanilang original lineup. Pagkatapos noon, ang Slapshack ay naging laman at pioneer na tumutugtog sa mga club gaya ng Club Dread at Mayrix. Dito ay naging kaibigan nila ang mga banda gaya ng Cheese, Zoom at Greyhounds.
Hindi naman nakakapagtaka dahil magkakapareho sila ng genre, kaya pare-pareho silang nagkakaintindihan. Unti-unti namang nakakuha ng pansin sa mga tagahanga ang Slapshack na maging opening act sila ng bandang Razorback. Pagkatapos nito ay sumali sila sa RJ Jam Battle of the Band at sila ang pinalad na manalo. Naiuwi nila ang premyo ng mga equipment na gamit ng isang banda, pero ibinenta nila ito sa halagang 6,000 piso lamang upang magamit nila para makapag-record ng kanilang demo na ipapasa sa mga recording company. Lumapit naman si Jameer kay Angie Rosul, dala ang 6,000 pesos para sa demo recording, pero napakalit na halaga nito para makapag-record ng isang kanta. Pero ganun pa man ay nagtiwala at pumayag si Rasul, pero gagawin ito sa kanyang free time. At kailangan ay praktisado ang buong grupo dahil limited lang ang oras na ibinigay sa kanila. Ilan nga sa nai-record nila ay ang Agent Orange at Evil Clown. At sa kalaunay ipinasa ng grupo ang kanilang demo sa mga recording company. Pero ang masakit dito ay kahit isa sa kanilang binigyan ay walang nagkaroon ng interes sa kanilang musika, dahil ayon sa mga ito ay hindi daw music friendly ang kanilang mga kanta. Pagkatapos noon ay pinasa naman nila sa programa ni Francis Bruce sa Enyo 107 Indaro ang kanilang demo. Isa itong programa para sa mga unsigned na banda upang mabigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang kanilang mga original composition. Dito ay unang umere ang kanta nilang Evil Clown. Pagkatapos noon ay pumalo sa top 2 sa local at foreign countdown ng nasabing istasyon ang kanilang kanta. Kasabayan nila rito ay ang mga awitin ng sikat na foreign band gaya ng Creed at System of a Down. Pero ang nakakamangha ay walang nag-aakala na ang kanta nila na Evil Clown ay mga Pilipino pala ang gumawa, dahil marami ang nag-aakala na ang kantang ito ay mula sa sikat na banda sa ibang bansa. At wala rin nakakaalam na isa silang banda na wala pang pangalan sa industriya. Kaya nung mabalitaan ng mga music company na una na nilang pinagpasahan ng demo, ay bumalik ang mga ito sa kanila at bumusang offer para si Slapshack. Pero kaagad itong tinanggihan ng grupo dahil naaalala nila yung mga oras na hindi sila binigyan ng pagkakataon ng mga ito. At tanging sa EMI lang sila pumirma ng kontrata noong 1998. Ayon sa kanila ay mas pinili nila ito dahil ito lang ang recording company na hindi nila napasahan ng demo. Kaya sa palagay ng grupo, ang EMI lang ang naniniwala sa kanilang kakayahan. At sa kaparehong taon ay inirecord ang kanilang unang studio album na pinamagatang Fourth Degree Burn, at inilabas ito noong June 15, 1999 kasama ang kanilang single na Agent Orange at Sick Curtain. Pagkatapos nito ay talagang bumuhos na ang biyaya sa grupo sa kabila ng ingay na daladala ng kanilang mga kanta, kaya talagang marami ang tumangkilik sa kanila. Lumawak na rin ang kanilang fanbase na tinawag ni Slap Armies na pinakasulidong tagahanga nila. Ang mga ito ay palaging nandyan sa tuwing may mga concert ang Slapshack at patuloy na sumusuporta. Noong 2000 ay nakakuha sila ng parangal sa kanta nilang Agent Orange bilang Best Engineer Recording sa Awit Awards, at nakakuha ng Platinum Award ang kanilang debut album. Sa kaparehong taon ay nanalo rin sila bilang Best New Artist, Listener's Choice at Video of the Year para sa kanilang kanta na Agent Orange na iginawad ng Enyo Rock Awards. Noong January 26, 2001 ay inilabas ang kanilang second album na Head Trip kasama ang kanilang single na Get Away. Sa kaparehong taon, ang banda ay nakatanggap ng mga nominasyon dahil nanalo sila bilang Artist of the Year, Listener's Choice, at si Lina Dela naman ay itinanghal bilang Bassist of the Year sa Enyo Rock Awards. Hindi naman malilimutan ang buong grupo nang makuha nila ang kanilang kinita sa kanilang second album, dahil ayon sa grupo ay bumili kaagad sila ng kanilang gamit sa banda at bumili rin ng kanya-kanyang mga pinapangarap na kotse. Nakwento nga nila nung araw na pumunta sila sa bangko ay pinagtitinginan sila ng mga tao rito, dahil nung mga panahon na yon ay mga bata lamang sila at nagtataka ang mga teller kung saan ang galing ang limpak-limpak na salapi na kanilang winidraw. Saad pa nga ng grupo, hindi nila inaasahan ang nakuha nilang tagumpay. Nung una talaga ay isang project band lang, pero hindi nila akalain na magiging karera pala nila ang pagbabanda. Pagkatapos noon ay kumuha naman ang buong banda ng bahay. Tinawag nga nila itong Slap House, na kung saan ay dito sila nag-iensayo at sumusulat ng mga awitin.
Bukod naman sa pagbabanda ay naging passion nila ay ang paglalaro ng basketball. Ito na rin yung pinaka-exercise at bonding ng buong grupo. Madalas silang naglalaro sa tuwing araw ng Lunes. Nakakalaban nga nila rito ang miyembro ng bandang Typecast. Pati si Ruben ng QSHA ay sumasali din. Pero ang pinakamabigat na kalaban nila sa basketball court ay ang bandang Greyhounds. Dahil ayon sa kanila ay mahuhusay talaga itong maglaro. Marami pang inilabas na album ang Slapshack. Nandiyan ang Project 1141 noong 2002, Novena noong 2004, Silence noong 2006, at 15 Calibre noong 2011. Ilan naman sa kanilang compilation album ay ang Back to the 2-inch at Recollection. Ang isa naman sa pinakamasayang experience ng banda at hindi nila makakalimutan ay nang makasama sila sa Dubai Rock Fest na kung saan ay nakasama nilang mag-concert ang mga iniidolo nilang sikat na banda. Nandiyan ang Korn, Velvet Revolver, Machine Head at iba pang sikat na rakista. Taong 2013 ay nang pumirma ang grupo sa bago nilang label na BMBX Entertainment na kung saan ay nakasama nilang mag-manage si Apple the App ng Black Eyed Peas at Shabo Odaijen ng System of a Down. Noong 2014 ay naging representative ng Pilipinas ang Slapshack sa Music Matter sa Clark Way sa Singapore. Inilabas nila ang kanilang album na Night Owls noong April 26, 2014. At noong 2017 ay pinagdiwang ng grupo ang kanilang 20th anniversary ng kanilang banda na Slapshack. Ikinover naman nila ang kanta ng Linkin Park na One Step Closer bilang isang tribute at pagbibigay pugay sa pumanaw na bokalista na si Chester Bennington noong July 20. At sa kaparehong taon ay inilabas ang kanilang huling studio album na pinamagatang Atake sa ilalim ng sarili nilang record label na Ali Road Records. Nakapaloob dito ang kanilang single na Atake, Luha at Lason. Ang Slapshack ay ang isa sa pinakamatagumpay na banda dito sa Pilipinas at may pinakamalaking kinita sa industriya. Sila ay naging sobrang aktibo sa mga tour at concert sa halos lahat ng bansa sa mundo mula noong 1999 hanggang 2020. At ang Slapshack din ang palaging makikita na nasa front cover ng Pulp Magazine. Pero ganun pa man, kahit na nakuha na nila ang kasikatan at matamis na tagumpay, ay masasabing wala talagang permanente dahil ang lahat ng bagay na tinatamasa ay may katapusan. Dahil noong October 2020 ay inanunsyo ng kanilang bahista na si Lina Dela ang pagtatapos ng kanilang banda. Ipinakita nila ang isang kasunduan na naging effective noong August 30, 2020 na kung saan ay nagsasaad na ang kanilang grupo ay disband na. Makikita na ang lahat ng miyembro ay nakapirma at nakalagay dito na wala ang sino man sa kanila ang pwedeng gumamit ng pangalan ng bandang Slapshack. Marami ang nagulat sa bigla ang pagkabuwag ng kanilang banda dahil talagang nung hindi pa nangyayari ang pagwatak-watak nila ay hindi mo talaga maiisip na maghihiwa-hiwalay pa ang mga ito. Masasabi mo nga noon na sila ang pinakamatibay na OPM artist. Pero noong October 22, 2020 ay naglabas ng pahayag ang bassist na si Lina Dela dahil di umano ang pinag-ugatan pala ay nagsimula noong pandemya. Dahil noong taong ding iyon noong May 16 ay inirecord ng Slapshack ang kanta na may pamagat na Sana Paggising. Subalit sa unang pagkakataon ay hindi kasama sa recording si Lina Dela at ang gitaristang si Jerry Basco. Ayon naman kay Lee ay kinonsidera nila ito dahil nga pandemic. At nang matuklasan nila ay nakapag-record na ang mga ito ng 6 na kanta na nasa mixing at mastering stage na. At parang sinadya na hindi talaga sila isinama dahil hindi man lang sila sinabihan tungkol dito. At ang pinakamabigat ay nagkaproblema sila dahil sa royalty ng banda dahil di umano ay mayroong member nila ang nag-withdraw nito para sa pansariling interes. Pero pagkalipas ng halos isang buwan ay isang nakakagimbal na pangyayari ang umugong at kumulat sa industriya ng musika. Yan ay nang biglang winakasan ni Jamer Garcia ang kanyang buhay. Marami naman ang mga naging usap-usapan o haka-haka tungkol sa insidente. At hanggang ngayon ay wala pang malinaw na dahilan kung bakit iyon ginawa ni Jamer. Pero bilang respeto para sa kanyang pamilya at naging kabanda ay mas minabuti kung wag na lang itong pag-usapan.
Pagkatapos noon noong January 22, 2021 ay inilabas ng Project Ear ang music video ng kantang Dark Times na inirecord ng banda nung kasama pa si Jamir Garcia. At noong August 20 ay pre-produce naman ni Rico Blanco at ng Balcony Entertainment ang naiwang solo single ni Jamir na may pamagat na Paraiso. Sa kaparehong taon din, ang naiwang member na sina Lia Nansing at Chi Ibora ay bumuo ng bagong banda na tinawag na Chelsea Ali. Sila ay naglabas ng single na may pamagat na General bilang isang tribute sa dating kabanda nila na si Jamir. At muli naman silang naglabas ng tribute para kay Jamir noong March 28, 2022 para sa kantang Fade to Black kasama si Reg Rubio ng Greyhounds at Ian Tayaw. Totoong nakakapanghinayang ang pagbuwag ng bandang Slapshack dahil talagang masasabing solid ang kanilang tugtugan dahil ang kalidad ng musika nila ay pwedeng itapat sa naglalakihang mga sikat na banda sa ibang bansa. Pero ang mas nakakapanghinayang ay ang pagkawala ni Jamir Garcia. Ang pagka-disband ng isang banda ay pwede pa namang mag-reunion balang araw. Ngunit dahil sa kanyang pagpanaw, eh kahit gustuhin pa nilang magsama-sama ulit, eh hindi na pwedeng mangyari kailanman. Ang tanging alaala na lang na pwede nating balikan sa kanila ay ang mga naiwan nilang awitin. Para sa akin, ang dumarating na problema na kahit napakabigat pa niyan ay sasaan ba't matatapos din. Ang pinaka-importante talaga ay ang maging matatag sa hamon ng buhay. Malupit ang mundo, kaya kailangan mong lumaban. Lahat tayo ay may kani-kaniyang pasanin sa buhay, pero kailangan pa rin maging masaya. Enjoyin natin ang buhay dahil maiksi lang ang panahon natin dito sa mundong ibabaw. Ikaw idol, kaya mo bang tapusin ang iyong sarili dahil sa problema? Pero bago mo gawin yan, ay isipin mo ang iyong pamilya. Salamat po mga tropa sa inyong pakikinig.